Mapa-contest o videoke, lutang ang galing ng mga Pinoy pagdating sa kantahan. Sa larangan ng choral singing, hinahangaan ang isang grupo ng mga Pilipinong mang-aawit, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. May report si Darlene Kai. Para sa maraming Pinoy, masarap ang kantahan kapag may kasama. The more, the merrier. Bet niyo bang bumilit ng ganito? O ganito? Eh kapag ganito na ang performance level, abay wala rin pong atrasan ang talentong Pinoy. Ang choral singing, malayo sa tunog ng jamming ng tropa sa kalye o kantahang pang high score sa videoke na mas pamilyar sa maraming Pinoy. Pero may grupo ng mga Pilipinong mga awit na nagsanay sa ganitong mga himig at ngayon pinapalakpakan hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa Europa. Ang University of the Philippines Manila Choral. 9 beses na silang nagpapabalik-balik sa mga bansa roon dahil naimbitahang mag-concert at sumali sa mga contest. Here kasi in the Philippines, honestly, choral music is not that appreciated. Siguro hindi pa, but it's currently flourishing. But unlike in Europe where a choral music appreciation is at its peak. Taong 1992, 10 magkakaklase ang bumuo ng choral. Kalaunan, dumami ang kanilang mga miyembro. Ngayon, naiimbitahan pa silang mag-perform sa harap ng ilang heads of state at dignitaries. Ito lamang Hulyo, isang karangalan ang kanilang inuwi matapos manalo sa 2nd Tokyo International Choir Competition. 56 choir groups mula sa 15 bansa ang kanilang nakatunggali. Pero higit pa sa paglago ng choral, isang pamilya ang nabuo. Napatunayan niya ni Ezekiel Tubong Cebu, lumuwas ng Maynila para mag-aral ng dentistry. Walang kamag-anak o kakilala. At dahil nasa pamilya nila ang hilig sa musika, naisip niyang sumali sa choral. It's really different, the bond you make through music. So for me, I found my family in the group. So it's my home away from home. Bonus ng araw na maituturing, ang scholarship na kanyang nakukuha dahil sa pagkanta. Dagdag pa ng ibang miyembro ng grupo, naghahatid na sila ng magagandang himig, nasusuklian pa sila ng ibayong saya kapag may mga nabibiyayaan sila sa pamamagitan ng mga benefit concerts. Hindi lang kami nagtutour para mag-compete and para, you know, mamasyal. Nagtutour din kami for a cause. Actually, for anyone, I really encourage them to try choral singing, to join choirs, especially students. Ang musikang Pinoy, anumang klase o uri, saan man mapadpad, talagang kinikilala. We get a lot of standing ovations and it means a lot to us kasi na-appreciate nilang yung music na dinadala namin. And we feel proud kasi we are representing the country and the Europeans or the other nations are starting to like the music of the Filipinos. Darlene Kai, GMA News.